blessed day to everybody, to all brethren na patuloy na sumusubaybay po dito po sa ating daily devotional sa ginagawa po ng inyong abang lingkod ng Abbey Blessed Vineyard of Christ International Ministry, Qatar Outreach. Ang ating verse po today is, let's open our Bible in Matthew chapter 7, verse 7. Sabi po rito, ask and it shall be given to you, seek and you shall find, knock and it shall be open unto you. Purihin po ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Patuloy nating makikita po kung paano po kumikilos ang Panginoon sa buhay po natin. At nakikita po natin na itong verse na ito, normally po ito po ay ginagamit natin sa ating mga panalangin, which is tinatawag po natin ito po ay tunay na napaka-effective po sa buhay natin. Kung ito po ay ating patuloy na gagamitin o patuloy natin itong ipapamuhay sa ating pong buhay. Unang-una po, sabi po rito, sabi ng Panginoon, ask, no? Tatlong bagay po to, yung ASK. Kung yan yung ask, A is ask, C, S is for seek, and K is for knock. At sinasabi ng Panginoon, ito po ay trabaho po natin. Tatrabaho po natin yung mag-ask, trabaho po natin yung mag-seek, trabaho po natin yung mag-knock. At sinasabi ng Panginoon, although there is a verse in the Bible, sabi niya, hindi ka pa nananalangin, alam niya na yung iyong pangangailangan. But gusto ng Panginoon, kaya nga po dun sa ating daily prayer, sa ating panalangin na tinuro ng Panginoon dun sa Our Father, sabi niya, give us this day our daily bread. Hindi niya sinabing, give us this month or this week our daily bread. Because ang gusto ng Panginoon ay patuloy kang kumokontak sa Kanya, patuloy mo siyang kinakausap araw-araw. No, hindi yung after one week, naubos na yung pagkain mo, tsaka ka palang, di ba, mananalangin. But here, sabi rito, gusto ng Panginoon, you always talk to Him. Kaya gusto niya, mag-ask ka lang. At tinan niyo yung pangako ng Panginoon. Sabi niya, dun sa verse 8, for everyone that seeketh, no, that asks, receive it. And he that seeketh, find it. And to him that knoweth it, it shall be open. So doon sa mga taong nanghihingi, ang pangako ng Diyos ay bibigyan. At sa mga taong kumakatok ay kanyang bubuksan. At sa mga taong naghahanap ay makakasumpong po. Ang tanong po rito, kayo po ba ay nag-aas? Kayo po ba ay kumakatok? Kayo po ba ay naghahanap? No? Huwag na po natin tanungin, this is our department, ang department ng Diyos. Pag ikaw ba'y naghanap, hindi ka ba niya kayang, hindi niya ba kayang ibigay sa iyo o yung hinahanap mo? No? Pag ikaw ba ay nag-ask, no? Hindi ba niya kayang ibigay yung hinihingi mo? At kung ikaw ay kumakatok, hindi niya ba kayang buksan yung mga bagay? So huwag na po natin tanungin yung magagawa ng Diyos, because God always answered our prayer. At sabi nga ng salita ng Diyos, nothing is impossible with God and nothing is too hard for Him. Wala pong imposible sa Diyos, wala pong mahirap sa Kanya. Kaya nga po, all you have to do is ask. As, at ang assurance po natin doon, sabi ng Panginoon, if you will ask, no, it will be given unto you. If you will knock, the door will be open unto you. And if you will seek, no, you will find it. All we have to do is continue to ask the Lord. Seek the Lord and find, and you will find, and knock. Kaya po minsan, nakikita po natin, tayo po'y nalulungkot, especially this time ng pandemic na marami pong mga kapatid na in their life, dumadanas po ng trials and suffering, nawawalan ng trabaho, nalulugi po ng business. Tandaan po natin, kung tayo lang po ay titingin sa Panginoon sa kanyang mga pangako, sabi niya, humingi ka lang. No? Pumatok ka lang. Kung may mga bagay na nagsara sa buhay mo, if there is something that God, that opportunity, job, close to you, tandaan mo, no? Ang Diyos ay magbibigay pa ng maraming opportunity.
He will open more opportunity, He will open more jobs, open for financial investment and businesses unto you. Sapagkat ang pangako ng Diyos, no, na tayo po'y patuloy niyang pagpapalain at iingatan. Diba sabi niya sa Jeremiah chapter 29 verse 11, no? Ano sabi niya po doon, diba? God will not able to harm you but to prosper you. The plan of God for you is not to harm you but to prosper you and to give you hope and a better future. Kaya po ito po yung pangako ng Diyos sa atin na kung tayo po ay hihingi, no, tayo po ay bibigyan. At kung tayo kakatok, tayo po ay pagbubuksan. At kung tayo po ay maghanap, tayo po ay makakasumpong. Ang tanong, sabi nga po sa Ibrahim, tanong, di ba? Ikaw ba'y humihingi? Ikaw ba'y kumakatok? At ikaw ba'y naghahanap? And you will do that if you continue to talk to the Lord by prayers. Manalangin po tayo sa Panginoon. Lumapit po tayo sa Kanya. Sabi nga po, sa narinig ko, He is just 1 foot away from you. Paano po? From your toe up to the your knee, dumugod ka lang sa Panginoon, manalangin ka lang sa Kanya. Ang sabi ng Panginoon sa Mark chapter 11, 24, whatever you pray, if you believe that you will have them, you will receive them. Kaya kapatid, sa inaanyayahan kita, you just ask, you should knock, no? And you should seek. Tandaan mo yung A-S-K, ask, seek, and knock. And those people who ask, they will be given. Those people who seek, they will find it. And those who knock the door will be open unto them. God is faithful to His promises. He will never, never turn away from His word. Sabi nga niya, no, all heaven and earth will pass away, but His word will never pass away. Amen? Kaya po tayo manalangin. Lord, marami pong salamat sa umagang ito. Pinupuri kita, pinapasalamatan. Dinadakila ang iyong pangalan sapagkat ikaw lamang. Ang dapat po rin, nagpasalamatan. Dalangin ko sa iyo, ang lahat ng nakikinig at nanonood nito, patuloy mo silang pagpalain. Tunay na yung salita ay totoo. Ito ay mangyayari at mararanasan ng bawat isa sapagkat tunay na ikaw ay Diyos tapat sa iyong mga pangako. Tapat ang iyong mga salita, hindi ka sinungaling. Ikaw ang Diyos na tunay na nagmamahal sa amin at nag-iingat sa amin. Marami pong salamat sa pangalan po ng Panginoon sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Itong aming samot na langin. Amen and amen. Kapatid, kung ikaw ay nakikinig dito, share mo to, i-like, share, and subscribe. At meron din po kami YouTube channel, no, yung aming ABBCIM Qatar ABBCIM Qatar Outreach, no? I-like niyo po 'yon and subscribe and share din po para po tayo ay patuloy na makapaghayag ng salita sa mga taong hindi pa natin nakikita sa ating mga mahal sa buhay. Amen. Ito lamang po, to God be the glory.